ko sisabihin, hindi naman yun mawawala. I'm sorry. Sana huwag ka na magalit sa akin. Rapper na si Skastakli. Inaming mahal niya pa rin daw si Zainab Harap. Flip top MC na si Shernan. Gigil na gigil sa mga toxic na vlogging. Ito ang mga tatalakayin natin sa video natin ngayong araw. Itong nakaraan lang ay nag-trending ang flip top MC na si Shernan nang punahin niya ang isang video ng content creator na si Awit Gamer. Makikita sa naturang video na nagdadalamhati si Awit Gamer na dumalaw sa puntod ng namayapang anak nito at humingi dito ng tawad dahil hindi raw niya naayos ang pamilya nila na ipinangako niya rito. Ngunit ang ikinatrigger ni Shernan sa video na ito ay ang pag-promote ng isang online game ni Awit Gamer sa hulihan ng video. Ayon naman kay Awit Gamer ay hindi raw niya alam dahil hindi naman daw siya ang nag-e-edit ng mga vlogs niya. Hindi naman nakaligtas ang vlogger na si Kiefer at isa rin siya sa kinolout ni Shernan na tigilan ang ginagawang katoksika nito sa social media. Sinita ni Shernan ang pambabastos umano ni Kiefer sa kinakasama nito para lang makahakot ng views at para sa pera. Nasita na raw ito dati ni Shernan dahil sa ginawa nito sa asawa sa isang larawang ipinost nito. Hindi naman daw siya hater ng mga nabanggit na vlogger. Ngunit para kay Shernan, dapat daw na matigil na ang paglalabas nila ng mga gantong klase ng content. Tinawag niya ang mga ito na toxic sa social media at dapat lang daw na may pumuna sa mga ginagawa ng mga ito. Para lang may ma-content ka, babastusin mo asawa mo, papalitin mo bustiso mo para sa views. Ano, gutom na gutom? Sinita na kita yun. Nag-post ka ng profile picture mo na din yung mag-asawa eh. Hinihigop mo yung bibig niya. Kasi eto, no? Hindi nakakatuwa. Kailangan matigil itong mga gantong klase ng ano, gumagawa ng content dito sa Facebook. Hindi niyo ako haters. Pero kailangan matigil yung mga ganyan. Kailangan may pumuna sa inyo. Mga toxic kayo dito sa social media. Ang galing magpatawa, bababuhin yung asawa para sa entertainment. Oo na oo sa piyas ha. Nakatikim lang ng kita sa Facebook. Lahat gagawin ha. Yan naman, Kiefer. Tigil mo yung mga ganyan mo. Samantala, naging emosyonal naman ang rapper na si Skastakli sa isang live nito. Matapos niyang aminin na sobrang namimiss niya na ang anak. Ngunit batid naman daw ng rapper na hindi pa niya makikita sa ngayon ang anak dahil sa kasalukuyang sitwasyon nila ng nanay ng bata. Aminado naman si Skastakli na malaki ang nagawa niyang kasalanan kay Zeb at hindi raw niya ito masisisi kung galit na galit ito sa kanya. At nang may isang fan ang nagtanong kay Daryl kung mahal pa ba niya si Zainab, diretsahan niyang inamin na mahal pa rin niya ito at hindi naman daw nawala ang pagmamahal niya rito, lalo na at may baby sila. Ipinakita rin ni Daryl ang isang tattoo na nagsilbing pag-alala niya sa namayapang anak niyang si Moon. At nang maalala ang birthday ni Zainab, pinati niya ito at hiniling dito na mapatawad na sana siya nito. Panoorin ang maikling clip ng pahayag ni Skastakli tungkol dito. Bakit hindi ko nakakasama si Bia? Kasi hindi pa kami okay nung mami ni Bia. Siguro galit lang talaga siya sa akin. Aminado ako na nasaktan talaga siya doon. Nagalit talaga siya. Galit na galit siya sa akin. Sorry, Seb, kung nanonood ka. I'm sorry, Seb. Kaya kung mapapatawad mo ako, sana patawarin mo na ako. Kasi may baby tayo, si Bia. Hindi ako siya kung bakit siya galit na galit sa akin. Hindi ko siya masisisi kung bakit ayaw niya ipakita sa akin si Bia. Gusto ko na maya ka talaga si Bia. Love ko si Seb, hindi naman yun mawawala. Pero yung pagmamahal niya sa akin, hindi yun matutumbasan ng kahit na sino. Naita mo, di ba, kung gano'n ko ka-love si Seb, man. Lalo't may Bia kami. Hindi na ako love nun, galit na galit sa akin yun. Pero ako love ko siya, hindi yun mawawala. As long as may Bia, hindi yun mawawala. Pag tinignan niyo yung tattoo ni Seb dito sa chan, ayun o, may parehas kaming tattoo. Ito si Moon, which is yung baby namin. Anong masasabi mo kay Moon? Ayun yung pinaka malaking pagkakamali ko. Seb, kung napapanood mo to, I'm sorry. Happy birthday, mami. At saka, sana huwag ka na magalit sa akin.